Maraming bagay ang dapat nating bantayan sa ating buhay dahil ang isang simpleng pagkakamali ay maaaring magdulot ng habang buhay na problema at pagsisisi. Yung ulam na iniinit mo lang at nakalimutan ay maaaring makremate at pati lutuan. Ang hirap-hirap linisin dahil sa mga sunog na ulam na kung kumapit ay daig pa nagmamahalan. Minsan nagluto ako ng tusino at medyo hindi ko natansya yung init ng mantika. Kay bilis ng itim at bandang huli, ang kaasam-asam na almusal ay nangamoy sunog at pahirapan pa sa pag-isiis ng pinaglutuan. Yung plansyang hindi nailagay sa tamang init, maaaring magdulot ng pagkasunog na ilang ulit pa ang magiging halaga ng gastos kaysa sa plansya mismo. Nakaranas na din ako makasunog ng mamahaling barong. Isang dampi lang ng plansyang nagngangalit sa init, may bago ng design ng damit ko. Yung maiwanan mo ang susi sa loob ng sasakyan, nako, minsan laki hassle. At yung iba, binabasag na lang ang salamin para makuha ang susi. Hassle, di ba? Hindi lahat ng pagbagsak ay galing sa ating weakness. Merong galing sa ating overconfidence, sa ating strengths. May nakapagsabi nga na an unguarded strength is a double weakness. Ang sabi ng Bible. Kaya kung iniisip ninyo na matatag na kayo sa inyong pananampalataya, mag-ingat kayo at baka mahulog kayo sa kasalanan. Karamihan sa atin ay aware sa mga weaknesses natin at gumagawa ng paraan para mapagtagumpayan ito. Kung makakalimutin ka, ilista mo or ilagay mo sa smartphone mo. May mga kilala nga ako na laging nakakawala ng salamin sa mata. Kaya ang ginagawa ay nilagyan na lamang ng parang kwinta sa liig para nakasabit sa liig. Minsan kahit ganun na nga, hindi pa din maalala kung nasaan. Kapag weakness natin ang isang bagay, ay aware tayo dito at sinisikap nating maging mas maingat sa mga ito. Mahalaga ang sabi ng Bible na yung overconfidence natin sa ating mga sarili ay mapanganib din. Ang verse na ito ay paalala na walang panahon at pagkakataon sa ating buhay na hindi natin kailangan ng Diyos. Mahalaga ang pagtitiwala sa Kanya, hindi lang sa panahon na hindi natin kaya ang sitwasyon o tukso, kundi sa lahat ng pagkakataon. Mahalagang alalahanin na hindi tayo nilikha para mamuhay ng hiwalay sa Diyos. Sa lahat at bawat pagkakataon, ang pagtitiwala at pananangan sa Kanya ay kailangan. Huwag mo lang bantayan ang weakness mo dahil paminsan doon tayo maaaring bumagsak sa ating mga unguarded strengths. Nagbabala ang Diyos sapagkat ayaw niya na bumagsak ka dahil mahal ka niya. Hasa ka pa!